Ah, video lang po yan. Okay. Yes. Okay. Maraming salamat. Kuya Bong. Balikat. Yes. Our pleasure po. Okay. Oh, sa tulong na binigay sa Barangay Talong 5 dahil po nag-auto yung aming mga tanod, sila po muna ang malili upang pantayan ang ating barangay. Yes, as usual, no problem. Okay, okay, sige po. Thank you rin. Okay. Salamat. Ulit. Ano na itong 1160? May sinasabi sa Lacen. Marami niya ba 1160? Ano lang sa... Ang sabi ni Mam Neri ay... Mapait! Ano yung kulay? Making home! So, di ba? Dumating ang isang bagay na talagang pilit kong iniiwasan na mangyayari every time na may takeover sa barangay. Kami ay kabalikan! Magandang buhay mga katropa. Ngayong araw na to, tumugon tayo sa panawagan mula sa Talon 5, Barangay Talon 5, take over po na kanilang peace and order operation dahil po ang kanilang mga barangay tanod and other personnel ay may malaking event na magaganap. Kaya tumugon po ang inyong lingkod at ang buong tropa po ng Kabalikat ng Philippines Malaya ay umaksyon agad sa panawagan ng kanilang kagawad na walang iba kundi si kagawad Sir Moral. Hinahanap po na form. Pwede ikaw na lang dito? Abang wala pa po yung ano natin, kasama natin, ako muna. Hindi, yung iba kasi, dito sa sa amin, hindi nagsisama. Ang kulang lang kami dito, yung investigador. Pwede ikaw na lang mag-isang maiwan dito. Pwede po. Yung iba, bumalik na lang. Huwag nang mag-duty dito. Ikaw lang mag-duty na. Kasi yung investigator namin, sumama sila. Actually, nandito siya nabot ako para susunod. Hindi investigator yun. Ah, di ba? Okay. Driver yun. Kaya ikaw na lang. Ano? Ah, sige po. Sabihin mo na lang doon sa kasama mo. Ikaw na lang ang dito. Okay. Tapos yung mga tropang iba, may driver naman tayo. Kulang daw eh. Driver? Oo. Kulang daw ng driver. Dagdag tayo ng kahit isa lang. Oo, kahit isa lang. Mm-hmm. Sige. Tapos? Wala na. Okay. Ha? Okay, sige. Ay, di nagsisama yung iba eh. Ayaw nila eh. Malayo. OMG. Kailangan kong gumawa ng strategy nito para magiging perfect ang takeover. Mahirap na. Mamaya, kulang pa yung tao.
eh kung may emergency, papano na? So, yun na lang muna ang gagawin ko. So, since may tumugon doon sa panawagan na magkaroon ng takeover sa barangay, at ang first, ang ginawa ko ay nagkaroon ng shifting para naman hindi ma-exhaust at hindi mag-overcrowded ng kabaligat ang buong barangay. So, may tatlong shifting po na ginawa namin para po magiging perfect po yung pag-takeover po ng buong araw. Ang takeover po sa operation po sa barangay is yung kagaya niyan, wala ang tanod. So, kabalikat po ang mag-takeover doon sa grupo ng tanod. So, sa peace and order, sa peace and order po, yun po yung magiging ano. Opo muna kayo, yun yung mag-takeover. So, kagaya niyan, may magpa-blatter. So, i-assist mo sa blatter yan. Yeah. So, may experience na kayo kung paano magbablatter? Eh, wala pa po first time. Bago lang po yan. Bago pa. Pero matagal na po. Ano yung ano? Tagawan moral na okay naman po, at least nandito na kayo, okay lang po yun, pero dito lang tayo sa vicinity. Ano po, at least observe kayo kung ano ngayon. This is the first time nyo na mag-observe ng takeover ng barangay. So, ang takeover ng barangay is sa tanod, kasi si tanod po yung nagkaroon ng party or outing. And then, after this, na ma-explain ko at ma-audien ko sa inyo, doon natin sa gilid lang. Ngayon, pagka sa tingin nyo ay kailangan nyo na mag-rest, magpahinga kasi alam ko galing pa kayo sa trabaho ng iba. Opo, sir. Gusto ko. Ako. Banda ka na stress ko. May work din po ako sa kalsada ko eh. Ah, okay. So, nagwawalis yan. Oo, so, walang problema po. Ang patawag lang naman po is just in case kailangan po natin ng additional manpower. Since tumugo naman kayo, good job po kayo, Durian Chapter. At least nandiyan ka agad kayo. Anytime po na talagang maaasahan kayo. Ako naman kayo, Durian, wala din ako. Okay. So, ganoon na lang po. For the meantime, stay muna kayo dyan. Abang ngayon. Ngayon, after 1 hour, pwede na po kayong mag-attendance muna kayo. Meron tayong gagawin na attendance para makuha ko lang yung record. Tapos after attendance, rest lang muna kayo. Kasi lalo na sa iyo, may pasok ka pa. So, hindi po tayo obligado na 100% ha. Kasi okay naman po, may pasok din po kayo. Ang sabi nga lang ni Kagawad, Moral, na at least 5, pwede na. Kasi meron naman po tayong mga kasama rito na mag-assist. Ang kailangan lang po natin is additional manpower like sa driver, investigador, at saka yung magtatalaga dito po sa desk. Tapos kailangan ko ng women's desk kasi mamaya may darating. So mag-attendance na muna kayo, ha? Okay, dumating yung tatlong cases ko for that morning. At silang tatlo po ay nag-file at gumawa ng blatter po sa mga insidente na nangyayari. Hindi ko na po i-detalye sa inyo kung ano po yung binablatter nila. But ang barangay po ay may record na po dyan. Well, of course, bilang mamamayan, pumunta ka sa barangay muna, magpapablatter ka. And then kahit naman nauna ka nagbablatter sa pulis, ipapasa ka pa rin sa kapulisan, pabalik pa sa barangay na kailangan makablatter din sa barangay para may record din sa barangay, may record din sa kapulisan. And then po ano yung detalya yung gagawin, barangay po ang mag-a-assess. So bilang first time po na mag-handle ng ganitong cases, hindi ko na po i-detalye sa inyo kung ano. I-relatsadahan mo na lang kayo sa video at kung sino yung mga respondent at sino yung mga claimants. Hindi na po yung importante. Ang importante po dito yung process po, kung ano po nangyayari. So, ngayon, since this is the first time na ang yung lingkod ay nag-take over po sa operation po sa barangay, I would like to let you know na this is the process. So, may mga dadaan po yan, records, at may mga record po na gagawin na nakakapanibago dahil siyempre taong ordinaryong mamamayan nandito na po sa barangay. Pero don't worry kasi hindi naman po talaga ako dito. So with your help and with the help sa orientation po ni Kagawad at Moral, na-orient po ako rito at meron po processes bago ako pag-inipo sa akin. So all good na po tayo. So yun nga lang po. So every time po na may patawag po ng rescue or takeover po ang barangay na lusing po, ay hindi po humihindi po ang katropang kabalikan na tugunan ang kanilang panawagan. Lalo-lalo sa ganitong okasyon na may event po sila,
pagbibigyan po natin ang kanilang barangay tanod na magkaroon po ng kanilang outing na hindi makahamper ng kanilang barangay operations. Please an order. Una, huwag na situate na may driver na nakatambay from Kabalika, aside from the barangay. Meron din tayong available na driver from Kabalikan na tutubon po just in case may mga responding na kailangan po sa ating community. Malawak po ang nasasakupan ng barangay Talusig po at just in case may mga different areas po sa area ng Talusig po na magkaroon ng responding, meron pa tayong from Kabalikan na driver na pwede natin maaasahan na magka-drive sa atin. At walang iba yan, hindi si Black Combat. Yan. So, si Black Combat po ang naka-antabay po, naka-standby po dyan na driver from Kabalikat net. At yan po ay tutulong sa atin. May mga kasamahan po tayong mga barangay talon at nalunsin ko na hindi sumama dun sa kanilang outing. It's okay kasi po at least hindi naman po tayo full force na lang dito. And meron din tayong mga from Kabalikat na mga haagili sa akin as dito uupo po sa desk. So, kailangan po natin ng investigador at at the same time, isang tanod, dalawang tanod lang siguro, and then drivers po ang pinakayutang for this day only. And then, we're here from 7 o'clock until 10 ng gabi. Okay, so, bibigyan na namin kayo ng update later of the day kung ano, at ano pa yung mga development for them. So, for the meantime, ito po yung ating pakita sa inyo na nangyayari. Of course, dumating din ang ating national screening officer na walang iba kundi si 1116, si Sir Donji Dikito, and isa din po siya sa mga standby drivers na pwedeng mag-serve sa barangay, and that is from Kabalikat net. Thank you so much, sir, sa pagdating mo. Kasama po sa umagang yan si Sir Big Papa, isang driver po ng barangay, at ang ating personal po ng barangay na kasama po dyan sa likod. And of course, dumating po ang taga-Pilar base po. At isa din po yan sa additional manpower po na maibibigay po ng Kabalikat net na walang iba kundi si Shadow Moon. Dumating din po si Ma'am Admin po ng Talon 5. Isa po yan sa mga nakaantabay at nakasubaybay po sa operation. And of course, nandyan po si Kagawad Sir Moral na nag-o-orient po yan. I-o-orient po ako ni Sir Moral po dyan sa umagang yan ngayon. Dumating ang isang bagay na talagang pilit kong iniiwasan na mangyayari every time na may takeover sa barangay. At ito nga po yun. Yun! So may sunog! Diba? Sulog daw. Oo. Kasi yung pwede taxi na. May mga tanong ka naman dito dito. Oo. Pero wala. Ha? Wala lang. Umalis na. Di ba may para taxi dito? Oo, meron. Mabuti na lang at ay nandyan si Ma'am Beth at kusa kong, nakakatulong yan para ako'y kumalma. Kailangan mong supervisor. To be honest, I'm not a radio person, but I need to learn more about radio communication para multitasking at saka multipurpose tayo. Ang pagpapanik ay hindi talaga solusyon sa conflict. Yan, naka-assist po ang ating chairman dyan.
Paano kang sa sabihin nyo kagad at kung ka pwede assist kayo sa traffic? Yan ang aming founding chairman, naka-assist yan. Eh, kailangan ng medic, nandito po, o no, nandito po. Kailangan pa sa may piratilon, kasya yata dito. Wala ang pamadaan dito. Update po. Ang kaya ng palit na pabubuno. Update po ng status natin dito sa barangay. Sa akin from 7 o'clock, time check is 4:15 na. So, meron na tayong mga blotters. Pinkirap, papasukin mo dito sa paper na biruan yung ano, yung bumbero. Nasa dito. Hindi, yung mga sasakyan. Pinapare-rob namin. Pinapare-rob namin para magkasya yung paano, mga payak na. Pagkakas na ang signal. Sabay ang 403. Ito ka, positive na ba yung paper party yun? So, yun. Update natin. May robbery. May tawag dahil sa kalat at saka ito yung major fire or response ngayon. Ongoing ngayon ang tabalikan at parangay na magre-response dito sa sunod. Diba? Wala pang ano yan, alas 10. Wala pang dalawang oras yung ginawa. Dito sa pirapiruan, paikuti mo yung bumbero. Good thing at naapula agad ang sunog at declared agad itong fire out. Ganun pa man ay tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng barangay kahit na may mga maraming nangyayari sa umagang yan. Of course, andyan naman po ang ating vowsy na si Ma'am Jo at siya po ang nag-iintindi po dito po sa mga minors na hinatid po dito sa ating barangay.
sa time check, yan, eksaktong 12. Uy, palakpakan natin. Palakpakan naman natin. Kasi sa akin, eksaktong 12. Talaga 12. So regardless kung ano ba sa eksaktong 12, nandito na. Uy, dyan mo ako pinapabilib ngayon, madam. Uy, kailangan nag-shiftin. Hindi natin mag-time mag-full force. Alas 10 pa ng gabi yan. Oo. Since ang barangay tanod lang naman po ang wala po sa barangay operations ngayon, so okay lang po na limited lang din po ang tao ng kabalikat. So all good na po tayo dyan. Of course, pinabuti namin na papahingahin namin ang isa sa mga driver para po mayroon pa tayong ma-utilize na driver sa gabi. So ihahatid ko lang muna to para magpapahinga siya, tapos mamaya pa ang gabi na naman siya. Okay, okay. Ay, balikan na lang kita. 2 hours later. Kasama si Ma'am Lobster at si Black Combat po ang magdadrive para po pick upin ang isang panawagan para sa isang pasyente para madala po sa hospital. Isang emergency case po na na-receive ng barangay at ito po ay tinutugunan niya sa ngayon ng ating mga katropa. Update na tayo. Time check is alas 2 na. 2:10. Yes, Ma'am Mary. Update ka nga. Kumain ka na ba? Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Nagpapanik ito. Traffic. Naghahanap ng traffic. Tapos nagra-radio. Sino doon nakaupo dyan at bakit? Ang bahala kayo dyan. Hindi ko alam ko. Hindi ako trained dyan para sumagot sa mga radyo. Mag-aaral pa lang ako. Bakit po hindi ko second shifters. Maswerte nyo naman, hindi kayo inabot yung sunog. Isko po, kung makikita lang, sana ko kayo ang nasa inabutan at ako makakuha ng video, makikita talaga kung anong itsura ng tarantano. Makikita nyo talaga kung anong itsura. Yung itsura pa lang namin makadescribe na what's going on, chaos. Oo, ang tagal nila kapalik. Pero mo, i-issuein ko nga ito. Alright, so update na po tayo guys. Earlier, from 7 to 12, isa sa mga natalaga natin dito is robbery. At may na-record po tayong vouching. And may calls po tayo na-receive na kalat sa kalsada. At anyway, ang details nun is hindi ko na i-ano sa inyo. And then of course, around 10 o'clock ng umaga, yan, dito na po medyo madugo ang eksena kasi karoon tayo ng response doon sa fire. May sunog po mangyayari. Then of course, buhol-buhol po yung traffic. And then, dagdag pa dyan yung mga blotters na nakapila. And then may mga pasyente tayong hinatid
papuntang district. Actually, dalawa yun. So, habang nagre-responde yung mga drivers natin dun sa fire, nakapila din po yung ihahatid nila papuntang district. And then, may mga minors na hinatid po mula sa ibang barangay. Dinala po rito sa ating tanggapan para po matumover po ng ating Bausi. Of course, when it comes to Bausi, may nakatoka naman po dyan. So, okay tayo doon. And then, yun. So, reaching 12 o'clock, on the dot naman po si Ma'am Mary. Siya po ang nag-take over sa akin for sa second shift. And then, kasama sa second shift, ay walang iba po si Ma'am Pet pa rin. Kanina pa yan. Wala naman trabaho. Tuloy lang. Okay. So, good thing na multi-purpose po ang gamit niyan. Pwede medic, pwede pong crowd control, pwede mag-traffic, pwede po yung mag-response kahit mga emergency cases po. Yeah, pwede po yan. So, tambay lang po siya, nakatambay lang po yan kasi just in case may kailangan babaeng sabunutan, siya na po ang sasabunot, hindi po ako. Bawal. Okay, anyway, so happy-happy lang po ang aming i-feel. Hindi po kami matataranta kasi normal po yan sa ganito pong malaking barangay na tinitake over mo po yung operation pagdating sa peace and order. So, kailangan kalmahan lang po natin kasi mahirap po pag masyado tayong seryoso kasi yung negativity sa labas, ma-embrace mo talaga. So, dapat maintain lang po yung composure. So, yun lang po yun. So, time check, mayroon na tayong 3 o'clock at ongoing pa. Medyo hindi pa naman nangarag si Ma'am Neri at medyo communication. Of course, ang ating Bausi, fresh na fresh pa rin yan. Mumula pa ka rin ng umaga. So, nagtaka nga. Oo. Yes. So, well, yun ang kailangan talaga ma-maintain ang composure ng ating Bausi dahil of course, yan po ang pinaka, yan, andyan po siya. Yes, ma'am. So, yun lang po, ang negativity huwag natin i-embrace. Kailangan magiging positive lang po tayo regardless kung what's going on sa ating paligid sa barangay. And, most probably, next turnover siguro, meron pa, anyway, hindi pa naman tapos ang araw. So hanggang 10 o'clock pa po na kami ng gabi. So by 5 or 6 o'clock ng hapon, meron pong third shift, which is may mga darating na pong kahalili namin dito sa barangay. Anyway, all good naman po tayo. Pinapapahinga lang po natin yung mga naka-deploy ng mga drivers kasi kasagsagan po ng init sa labas. At ang inyong lingkod po, kahit tapos na po ako sa shift ko, nandito lang din po ako sa loob para po at least, di ba, Ma'am Bet? Di ba? Aircon doon muna siya. Ang init sa labas. So yun lang po. So mamaya-maya update namin kayo kung ano yung kabuuang kwento po ng ating pag-take over po dito sa paborito natin barangay Talon 5. Ano sabi mo? Bakit masakit? Hindi ba? Ngayon nga, tama-tama lang din. Papunta ka na. Kung kailan nga ako nag-radyo sa'yo, Black Combat, tsaka ka pa dumating. Kaya nga kung kailan ako nag-radyo sa'yo, tsaka dumating naman yung pagbalik mo. Narinig mo ba yan? Na nag-radyo ako? Okay, mission accomplished si Black Combat tsaka si Bam Lobster. Ah,
Okay, ano yan? Kuting ko? Perfume? Perfume. Talaga i-pronounce mo, no? Mami, dahil tumatanda. Sabi ko, kalabol tumatanda. Siya pupunta ko sa Pablo, Perry. Sino ka sabay? Ikaw? Ah, okay. Ano ka ba? Yung complainan? O yung kinumplain? Kasi yun naman talaga ang purpose niya eh, magharap. Diba? Di isabay na silang dalawa. Kung nga yung mga responses kasi makakamaya, wala sila responded. Ikaw wala Eh, may sinasabi sa Lacer. Marami niya ba 1160? Ano lang sa kakakabal? Ang sabi ni Ma'am Neri ay? Mapait! Ano yung kakakabal? Ang sinasunay! Making home! Ang sinasunay! Ang sinasunay! So, di ba, guys, alam niyo na. So, yung mga processes natin na dumadaan sa tamang proseso ay wala pong instant. So, pagdating niyo sa barangay, gagaling pa kayo pag hindi kayo inintindi ng mga tao sa barangay. Ngayon, alam ko na, na pag ikaw pala ay nasa loob na, nakikita mo kung ano yung mga lapses ng mga ordinaryong mamamayan. So, dapat tayo habaan din natin ang mga exception. Kasi yung nasa loob ng barangay, tao lang din po yan. At hindi nila ganyan yung mga marunong magamit ng pa. So, kung may mga kakulangan, intindihin po natin. At yung mga bagay na dapat natin malaman, kita pagtanong para paglalaman natin next time na may mga inquiries tayo or mga concern tayo pagdating sa barangay, mas mabilis tayong matutulungan at kasi alam na natin kung ano yung mga proseso. All right, so we are now on our third shift. So same faces pa rin ang nandito. So still waiting doon sa mga papalit sa kanila from 5 to 10. Pero no worries naman kasi nandito naman din ang mga personal ng barangay na nag-a-assist din sa atin. Kaya all good pa rin. Ito yung sa third shift, ano. Ma'am, tingin lang muna dito para bakuhanan ko lang kayo. Sa kasikan, third, kami pa rin. Latumba, talaga rin ang pagkong natin, oy. Ngayon, kung may papalit dito na para makapagpahinga naman sila, okay. Ayan, okay. Oo nga, ang taba mo rito sa video, sir. Para kang 130 pounds. Si Sir Black Combat. Oo, parang ang taba-taba mo. Pwede nang dalawa sa kilo na rin. Pero at least hindi ka pait. Oo nga. Ay, may pinaringgan ba? Okay, thank you. Of course, after sa break time, back to business okay. Na naman. Balik sa trabaho na naman ang ating mga women's dyan sa barangay. Kanina umaga 7 to 12 siya. Ngayon, bumalik siya ng 6 to 10. O, di ba? Parang ano lang.
Si Ma'am Beth talaga kanina umaga tayo. Hanggang ngayon. Okay. Okay naman mo siya nung maparinig ka, Ma'am Neri. Kasi tinambakan naman natin siya ng maraming case ngayong second shift. Undo kami sa kanya. Okay, nakapagpahinga na siya ngayong hapon na lang. Okay lang. Pumunta ko. Tapos umata ko lalo, tapos parang hirapan ako kasi nasa umuwi nga kami. Tapos hindi mo makita yung kalasada kanina eh. Talaga? Tinignan ko nga, nireview ko nga yung video na, may picture ka ba nun? Hindi ako nakapag-picture kasi gabi namin ng traffic. Sino kasama mo nun? Si Michael? Si Michael yun. Aling. Kasi mahilig yung natin. Oo, ewan ko, anong nangyari doon? At sabi ko eh... Lumakas na yung... Ako tsaka yung uso. Kung meron lang ako kasama kanina, aalis ako rito at ako'y pupunta roon. Eh, wala pa si Ma'am Neri, naliligo pa. Ako mga babae, noong tagal maligo. Imagine mo, 9 o'clock siya naligo. 10, 11, 12. Char lang. I-explain talaga siya. Lumipas ang ibang ilang oras at dumating din si Sir Bakery Won galing pa po sa work. And of course, ang tropa po ay kasalukuyan pong nagkape at yung iba ay nagluto na rin ng hapunan. Actually, katatapos at kaluluto lang po nila Ma'am Beth at Ma'am Lobster para sa hapunan. Balikan natin yung eksena. Earlier, nitong hapon lang, during yung sa break time namin. Sumpad, kailangan ko rito na sa pulo. Ano yung mga napatikim na kami? Ano? Ano nga naman kami na yung mga pa-11-16? Mag-review pa yung 11-16 eh. Wala naman pala sa akin. Kapag-review na mo yung mga pa-11. Linawin niyo, banana cake po ang tikman, hindi si mismong... Ma'am, huwag na lang sa inyo mag-service na kami. Ah, sige po. Okay. Ipamuha sa akin mo kayo. Ay, kung ano pinagkakaguluhan dyan? Ipamuha po kayo sa akin. Bala na po kayo, ha? Kaya nyo na yun. Apo. Ano na po para sa bus? Ano po tayo ako? Ipamuha po kayo sa akin. Ipapahito sa akin nila eh. Sumabit pa daw. Sumabit? Oo. Hello po, magandang gabi. Napakaganda sa gabi. Gulat ako. Oo. Oo. Opo. Okay lang po. Ayan, okay, 1, 2. Ayan, okay, dito po kayo. Salamat, yung lingkod para sa pag-a-assist niyo dito sa aming barangay. Opo, opo. Opo. Kahit ako nag-outing yung mga... Ayan, okay, sige po. Okay. Okay. Walang tabi ka. Ayan. Okay. Oh, sama ako. Video lang po yan. Ah, okay. Yes. Okay. Maraming salamat sa balita. Yes. Our pleasure po. Okay. Sa tulong na binigay sa Barangay Talong 5. Dahil po nag-auto yung aming mga tanod. Sila po muna ang humalili upang pantayan ang ating barangay. Yes. As usual. No problem. Okay, okay. Sige po. Thank you rin. Okay. Salamat. Kabalikan mo, malam.
Kabalikat ng Malaya Pilipinas. Kabalikat ng Malaya Pilipinas. Responsibilidad namin aming kakayanin ang ating samahan. Lagi nating patibayin ganyan ang kabalikat ng Malaya Pilipinas. Karangalan na hindi ko ipagpapalit sa mga tahimik naman video yun eh. Okay. Okay, okay, okay. Oh, okay na. Maraming ano, walang mo yan. Kanina pa kami alas 7. Oh, yes. Oh. Oh, yan. Mabibilang naman, nakikita naman dyan kung sino yung kanina alas 7. Ay, oo nga. Huwag nyo naman paringin si Sir Joker. Dumaan yan kanina. Oo. Correct. May attendance yun eh. Okay, okay. So, okay. Iba yan si Ma'am Lobster magluto. Makakalimutan na yung pangalan natin. Oo, parang parang sino ka? Malaya Pilipinas. Okay, magandang gabi po mga katropa. So, time check, isang oras na lang para ito turn over na po namin yung operation ng Barangay Talon 5 dun po sa magdu-duty po. Magmula po dito sa Barangay Talon 5 mismo. And we're about to pack up na. And nagkakatapos lang din po mag-dinner. At at the same time ngayon po ay nagkakapin po. At ang mga tropa po ay naghahanda na po sa pagka-turnover. And pagkatapos nito, mayroon po po kaming bibisitahin, which is kabalikat din at malapit po sa puso ng mga katropa. Isang katropa po na papasyalan po namin. Kahit saglit lang po, pagkatapos po mag-off-duty po dito sa Barangay Talon 5, ay mabibisita po namin. Last lamay na po kasi. So, hanggang ganun na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay, sumuporta po sa channel. And if you want to know more about the details about this channel, just subscribe, like, and make a comment po. Magpakilala po kayo. And then of course, kung nagustuhan nyo, i-share nyo po sa mga katropa para alam nila po what's going on. Ano ba ang kabuuang kwento about turnover po? Overall, masaya, nakakataranta, nakakamangha, nagampanan namin ng maayos ang aming pag-takeover dito po sa Barangay Talon 5. And thank you so much, mga katropa. Marami pong salamat sa mga sumama po dito sa Barangay Takeover po, kay Bakery One, National Advisor, Kamang Mary, National Coordinator, at ang inyong lingkod, at kay Black Combat, kay Kagawad Mural po na hanggang sa dulo ay nakaalala po sa atin dyan sa Barangay Takeover na yan. And also Kamang Vet na nakatambay bilang medic and at the same time crowd control, at dun sa mga barangay personal po na hindi sumama po dun sa kanilang event at naka-assist lang din po dyan sa barangay operations na yan. And of course, dun sa mga dumating kay Sir Shadow Moon ng Pilar Chapter, and also kay walang iba kundi sa ating National Screening Officer na walang iba kundi si Sir Junji Adikito. Thank you so much. So, also dito kay Ma'am Lobster na maaga na po siya umuwi dahil siyempre umaga pa po siya nandyan na, and ayan, may obligasyon na po siya pagdating sa gabi.
Well, of course, kahit na injured yung ating chief ng operation, Sir 8K, dumating din po siya at maraming salamat po sa walang sawang suporta, Sir 8K, at hinatid pa niya ako sa bahay. And the rest na hindi nakarating, it's okay kasi alam naman namin po na may mga obligation po kayo sa trabaho, yung iba naman ay may obligation sa pamilya. It's okay guys, dahil marami pa naman pagkakataon po na magsama-sama tayong muli. And dito po sa ating adikain na makatulong po sa ating komunidad ay lagi po tayong merong plan B, plan C, pagka just in case may mga alanganin pong pagkakataon na tayo po ay biglang nabigyan ng ganitong task. Kaya all good na po tayo dyan. Maraming salamat din po sa mga katropa natin mula sa Durian Chapter. Update tayo, time check 9 o'clock. And Ma'am Jade, so as of the moment, 9 o'clock na, so wala anong update dyan? Wala na. Wala na. Tahimik na ang barangay. Okay, okay. Well, of course, dahil nga po nalito pa naman po ang ibang mga personals po dito sa barangay, at lalo-lalo na yung mahal nating Kagawan, andyan po, tahimik lang po yan, pero nakamonitor po yan. Sa oras na lang ay ita-turn over na po namin yung operation po ng barangay, at nandito naman po yung kahalili natin dito, yung ating mga personal sa barangay, yung mga tarik po na nandito. And all good na po yan. And I think that's all for today, and enjoy the rest of the day and have a good one. Alright? Bye! Bye for now! Okay. So, mga menya, konti, go-go na kami at magre-report na kami sa headquarters. Thank you! And the rest of the guys na pumunta dyan at tumugon sa panawagan na kasama dito po sa pagtatao dito sa ating pag-takeover ng barangay Talon 5. Maraming salamat po. Sa uulitin po mga katropa, and of course dito po sa katropa natin sa Talon 5, maraming salamat po sa inyong tiwala. At higit sa lahat, nagpapasalamat din po kami sa aming founding chairman, national president, na walang iba kundi si Haji Ibni Ibarakan, kay Honorable Josefina Bumanlag sa iyong lubos na pagtitiwala po sa Kabalikat Net, at bilang national advisor din po ng Kabalikat Net. Maraming salamat Kapitana sa walang sawang pagtitiwala po sa aming samahan. Thank you so much and enjoy the rest of the day and have a good one. Bye for now! Dumating na rin ang aming pinakahihintay na i-turn over na po namin ang operation dito po sa Talon 5, Barangay Talon 5. At dumating na rin po ang officer po, ang aming pagbibigyan po, pag-turn overan po namin ng aming operation. At ayan po sa Sir Santos. At yan, all good na po kaming lahat. Prepare na lang. At lahat po ng mga nangyayari sa buong araw ay amin pong magiging leksyon for the day. At mananatili pong ilalagay namin sa isip, sa puso, yung mga natututunan namin for the day. And magiging basehan din po ito sa susunod naming pag-takeover, na may maraming mga processes na dapat pa naming alamin at malaman at ma-share din po sa iba po mga katropa, para po sa next na operation po ay iba naman ang magiging desk officer, para po madidistribute po yung knowledge ng bawat isa sa aming mga katropa. And thank you so much for all the trust na binibigay niyo po Talon 5 dito po sa Tropang Kabalikat Net, Philippines Malaya Incorporated.
thank you. Alright.